So, magandang araw sa lahat. Unboxing muna tayo ngayon sa mga bago nating mga paglalaruan ng mga karburador. So, unang-una, shoutout muna tayo. Ayan. Kina Ajit Palti ng Batangas City. Motosub sa YouTube, si Ian Wendell Ubas ng Tondo. So, siya yung si Motosub. Tapos si Joy Mill Faunilian, Patrick Martin ng Sambuanga, si Direk Kit Munsayak ng NCR, at sa mga members ng Ilocos Classic Moto, shoutout sa inyong lahat, kina Ezekiel at Joseph Puntanilla, tsaka kay CJ Cañete ng Quezon City. Ayan. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-shoutout. So, inipon lang natin kasi medyo maliit lang yung nagko-comment para magpa-shoutout. Busy yata mga tao ngayon kasi parating umuulan, parating binabaha. So, same lang dito sa amin sa Mindanao. Always din na binabaha. So, ano bang nasa harap natin ngayon? Konting mga kagamitan, manifold, rubber adapter, caliper, saka mga sample na mga karburador na meron tayo na nagamit na natin. Ito brand new, ito nagamit na, ito nagamit na din. Tapos ito mga karburador, i-unbox natin. Ito wala na tayong sasayangin na oras kasi excited na din ako i-check to para kung merong mga aberya, mare-report pa natin sa Shopee. So, wala siyang presyo kasi hindi siya COD. So, binayaran ko siya para ma-deliver. Tara, samahan niyo ako sa pag-open ito. Mas maganda sana kung cutter. So, wala tayong cutter. Hindi ko natandaan kung saan ko nalagay. So, ang plano ko sa susunod, pag meron na tayong sweldo sa channel, plano ko mamigay ng mga ganito. Depende sa sweldo natin sa channel. So, in-announce ko na yan sa isang episode, dun sa Chismis episode 1, na kalahati ng sweldo ng channel is ipamimigay natin. So, kung mahabol man natin yung pagmo-monetize ng channel na meron pang stock nito, baka isa sa mga carb na to ang ipamimigay natin kung mahabol. So nibi siya na karburador. Kukuha tayo ng isa. So, maganda pagka maganda siya pagka-pack. Walang problema yung mga karton, walang na-damage. So, expect natin na walang na-damage din sa karburador. Yan. Racing carburetor. Street race 28 mm. So, sa Shopee, kung bibili kayo, ang pangalan niya is Nibi 28 mm na steel race round. So, hindi nakalagay ito steel race, pero street race meron. Pero yung niya, description niya is steel race. Makikita naman natin yung So, ayan siya.
Meron siyang dalawang bolt. So pasok siya sa pasok siya kaagad sa stock manifold natin. So mas madali siyang ikabit. Ibaba ko muna tong isang ano. Sisa gabal. Ah, dito lang. Yan. So meron siyang foam padding tsaka libreng insulators. Yan, so nakapack din yung insulator niya. So maganda tong batch nila ngayon kasi sa ibang batch na nabibili ko walang ganito. Ah, walang ganito na packaging. So ito lang nilalagay nila diyan. So at least merong improvement. So meron siyang sticker sa ilalim. Tatanggalin natin tong ano. Foam padding. Maganda pagka-fit yung foam niya, kaya less chances na ma-damage yung carburetor kahit maipit yung carton. Ayun. Nibi. So pwede mo tong idikit kung saan mo gusto. Okay din 'yan. Tapos yung manual. Ayan. So plus 1 dito sa batch na ito kasi mas maganda yung pagka-arrange ng mga bagay-bagay sa loob. Parang bago yata to na ano. Old stock siguro yung mga nabili ko noon. Kaya iba yung pagka-arrange. Kasi ito nakalabas, hindi siya nakaipit doon sa foam padding. Gaya ng ganito. So nasa labas siya, 'yan. Pero mas maganda 'to. So Chinese yung mga characters. Pero dito makikita 'yon yung mga jettings. So dagdag information dito. Tulad niyan sa 24mm, 26, ito yung mga jet na nilalagay nila. So sa 28, since 28 yung binili natin, 115 main jet at 40 pilot yung andito sa carb dito. So no need na natin to buksan kasi meron na siyang naka-indicate dito. Pero kung gusto niyo i-verify, pwede naman natin buksan. Meron mga direction about sa manifold, pero hindi mo kailangan ng ganito. Ganitong manifold kasi bolt type 'to. Ano pa ba kailangan natin makita? So meron siyang mga basics na information about sa pagtutuono sa RPM. Ayan, air screw. Main jet sa mga nasa loob ng carburetor. So maganda siya kasi para sa mga beginner, kung babasahin mo lang 'to, yung English niya. Meron siyang English character sa loob. Kung babasahin mo 'yan, malaking tulong 'yan. Huwag lang yung Chinese characters basahin mo kasi sasakit ulo mo dun. Babalik na natin 'to. Dito lang siya sa labas. So meron tayong tatlo na dumating na Nibi. I-unbox natin yung lahat para malaman natin kung good ba talaga lahat ng dumating. Kasi pag hindi, irereklamo natin yan. So bakit nga ba Nibi ang mostly binibili natin? Nakadikit pala yung ano. Merong tape na nakadikit kaya mahirap siyang hugutin. Ayan, so meron siyang UP unti. Pero gaya ng sabi ko, meron siyang foam padding sa loob. So safe pa rin yung carburetor. Ayan. So same pa rin sila. Naka-packaging yung ayan.
iisa-isahin din natin ito mamaya, yung mga karburador. Baka mayroong ano. So, hindi naman to importante itong nasa loob since nakita na din natin. So, ang gagawin natin, okay na to. Bubuksan natin yung karburador. Okay yung choke. Merong ano, lock sa fuel hose. So, meron siyang ano, tinuno nila to. 3 turns daw, yung nakita sa manual. So, bakit nga ba Navy yung ginagamit natin para sa mga motor natin? Gaya ng CR152. So, kung nakikita ninyo, meron siyang bolt. Hindi siya tulad ng ibang carburetor, gaya ng sa Raider, sa Classic 250, na ano, yung kailangan ng manifold. So, hindi siya napapasok. So, ang need niya is yung sa TMX type. Ito sample ng ano, manifold, stock manifold to ng CR152. So yan, plug and play siya. So mas madali siyang ikabit para lang din siyang stock. So yan ang unang reason bakit ito yung ginagamit natin para sa CR152. So ano pa ba ang mga kinaganda nito? So, magbibigay tayo ng comparison sa ibang 28mm. So, yung piston niya o yung flanger, maganda yung quality ng chrome. Ayan. Bakit natin nasabing maganda? Tsaka yung needle niya, maganda yung design. So, ibibigay natin yung mga basic comparisons maya-maya. So, like nang sinabi ko na maganda yung quality ng chrome, kasi iba yung chrome na meron sa ibang carburetor. So, ang chrome na meron sa Navy is hindi madaling magasgas o hindi madaling masira. Sa ibang carburetor, napakabilis magasgas. Gaya ng mga, meron akong kukunin. Ayan. So, hanapin ko lang yun. Ito. 28mm din to. Nakihin. PE model. Yun. Kung nakikita nyo yun, yun yung gasgas. So, ganito yung chrome sa ibang motor, sa ibang carburetor. Ganito yung klase ng chrome na meron sila. Madali siyang magasgas kahit sa pag ano lang, pagbaklas na mahihirapan na tayo. Ayun, oh. Ayaw niyang lumabas. So medyo matagal na to hindi ginagamit kasi mayroong reason bakit hindi ko to ginagamit. So i-explain natin yan ngayon. Papakita natin yung mga reason. Ayan. So yung chrome niya madaling magasgas. Ayan. So saglit lang to ginamit, siguro wala lang 500 kilometers, kasi tinesting ko lang yung fuel consumption niya kung ilang kilometers kaya sa isang litro. Tapos i-explain din natin yung ngayon kung bakit meron silang kaibahan since same naman sila 28mm. Same silang dalawa. So kung napapansin nyo, manipis na yung dito niya kasi trinry ko to na lagyan ng airbox tsaka nakastock airbox ng CR152, kaya pinanipisan ko to. Ayan. Tapos, tinry ko rin i-compare yung consumption niya na naka-open carb. So, lahat, dinocument natin para mamonitor natin yung performance.
So sa napansin ko, ito yung pinaka difference nila, kaya iba yung KPL. Kukumpare natin. So kung nakikita ninyo, yung needle ng Kehin na round na nabibili sa mga shops, sa Shopee, sa Lazada, biglang ninipis yung needle niya galing dito. So parang ano to, 3/4 ng throttle, masyado nang manipis yung needle. Ayan, hanggang dito sa full throttle. Dito nag-start, biglang ninipis. Tsaka sa Nibi, ayan. So galing dito, bahagya siyang ninipis. So walang biglang transition na mangyayari. Lahat bahagya lang. So control, so ano ba meaning ng pag ganito yung ano needle? So lahat kontrolado mo yung paglabas ng gasolina. Since yung transition ng needle o pag-supply niya ng gasolina is bahagya lang yung transition. Hindi bibigla katulad nito na biglang ninipis pagdating ng 3/4 throttle. So kahit na nag 3/4 throttle ka lang sa ganitong karburador, ang mangyayari, ang konsumo mo sa gasolina o ang supply ng gasolina na ilalabas niya is same ng full throttle. Ayan, kung nakikita ninyo, same lang yung nipis niya dito hanggang dito. Kumpara nyo dito. Ayan. So magkaiba talaga sila. Ang manipis sa Nibi is yung nasa full throttle talaga. So malaki ang difference nila sa fuel consumption kahit same sila na 28 mm. So magkano nga ba, ilan nga ba ang difference nila pagdating sa fuel consumption? So ginawa ko na ang lahat dito sa pag-document ko. Tinry ko na tunuhin ng maayos. Marunong naman tayo magtono. So ang fuel consumption nito, sagad yung full throttle always pag bakante ang kasada. Nasa 22 kilometers per liter lang itong Kehin. So masyadong mababa. 22 kilometers para ka lang naka 4 wheels. Pagdating naman dito, full throttle always pag bakante ang kalsada. Ang kilometers per liter niya is 28 to 29. So yun yung pinaka worst na record dito sa Nibi. So sa stock carb ng ano, ayan, marami tayong stock carb na pinag-aralan din. Sa stock carb ng CR152 gaya nito. Ayan, stock carb ng CR152. Ang average consumption na is 33 to 35. Yung iba nagpo-40, pero hindi naman yun ano. Hindi naman yun tinest like sa pag-test ko na always full throttle. So kung always mo ipo-full throttle yung stock carb, nasa mga ano talaga siya, 33 pababa ang pinaka-worst. So sa Nibi, 28 mm, 28 to 29 kpl pinaka-worst. Basta nasa tamang tono. Dito, 22 kpl. Dahil yan sa, uulitin natin, sa needle design. So ito yung sinasabi ko na ang kaibahan ng mga carburetor mainly is nasa needle design. So hindi to mostly pinapansin ng mga ano, nagtotono, mga users, mga common users lang. Pero pag focus ka talaga sa pagtotono, sa performance, lalong-lalo na ngayon mahal ang gasolina. So ang i-aim mo talaga is yung pinakamatipid sa gas. So kung gusto mo ng balanse lang, matipid sa gas, pero merong power pag ano, gugustuhin mo ng power, like need mo mag-overtake ng biglaan. Tapos yung motor mo is CR152. Pinaka the best option to. Nibi 28 mm na bolt type
steel race, street race. So yan yung description niya sa Shopee, sa Lazada. So ulitin ko, pagdating sa KPL, nasa 29-28 kilometers per liter siya. Pero una nyong gagawin, kung gusto nyo siyang i-compare, kunin nyo muna yung pinaka-worst na KPL na meron kayo ngayon sa setup nyo bago kayo mag-upgrade sa ganito. Para naman kayo mismo yung makaalam kung meron nga bang difference, sulit ba ang pag-upgrade mo o hindi. So yung kukunin mo is yung pinaka-worst, wag yung pinaka-tipid. Kasi kung tipid ang pag-uusapan, itong Nibi 28mm sa cruising speed, meaning sa high speed na parang maintain mo na lang, like 80 to 90 kph, sa long distance, nasa fifth gear ka, kaya niyang kaya niyang kumonsumo ng 40 to 42, minsan umaabot pa ng 45 kph. So kung iko-compare mo to sa stock carb, halos same lang talaga siya, unless gagamitin mo tong carb na to full throttle always. Meron na siyang difference kasi mas malaki yung main jet nito kumpara sa main jet ng stock carb. So meron talaga siyang difference. Pero kung gagamitin mo siya full throttle, so dun mo na ma-feel yung difference sa fuel consumption. Pero yung difference sa performance, masyadong malayo yung performance ng 28mm na Nibi sa stock carb. Lalong-lalo na kung hindi mo pa talaga ginagalaw yung stock carb. Pero kung nagawa mo na yung mga tinuro natin sa channel na stock carb modifications, medyo hindi ka na magugulat sa arangkada nito. Kasi halos same-same na lang sila. Pero mas malakas pa rin to. Lalo na sa high RPM kung ipo-full throttle mo to. Masyado tong malakas. So kung aim mo is yung balance lang, merong performance para hindi para makatulong sa mga biyahe mo kung nagmamadali ka, like parati kang naglulong distance. So ito yung pinaka maganda sweet spot. Ito yung sweet spot para sa akin na carburetor para sa CR152. Kasi yung pagdating sa naman konsumo ng gasolina, tayo mismo na driver o rider yung magdidikta sa konsumo ng gasolina. So bakit ko yun nasabi? Kasi nakadepende ang konsumo ng gasolina sa pag-throttle natin o sa pagpihit natin ng silinyador. Wala sa karburador yun. So kahit sabihin man ng iba, mas malaking main jet, mas malakas sa gas talaga. Kung gagamitin mo yung kahit konting logic lang, iba ang RPM ng mga malalaking karburador. So yung half throttle mo sa stock carb, 1/4 throttle lang yan dito. Uulitin ko, yung full throttle mo o half throttle, iba yan dito sa mga racing carburetors. Kasi mas malaki yung supply na kaya nila. So yung main jet, ma-maximize mo lang yun kung ipo-full throttle mo talaga yung silinyador. So dun mo na ma-feel yung difference nila sa konsumo sa gasolina. Pero kung kukontrolin mo yung pag-throttle mo, meron kang disiplina sa throttle. Hindi ka madadala sa mga mag-overtake sa'yo. So, ma-maximize mo talaga yung performance niya, tsaka tipid sa gasolina. Para ka lang talagang naka-stock carb nito. Lalong-lalo na pag makukuha mo na yung sweet spot na sprocket combination para sa motor mo, para sa setup na meron ka. Pagpalagay natin na malalaki yung gulong, naka 1648 ka, mga ganyan, 1442, 1545. So dapat alam mo yung mga sweet spot ng mga sprocket combination sa uri ng gulong, kung soft compound ba, hard compound. So lahat tinuro natin yan sa channel. So ibabalik din natin yan soon, lalong-lalo na pag mapakita na natin yung mga actual na mga reading nito sa KPL. So meron akong plano na bumili ng 22mm na ganito. So mas maliit pero bolt type pa rin. So ang pinagpipilian ko is 22 or 24.
na sukat ng ganitong karburador. Kasi gusto kong kunin yung kung saan yung pinakamatipid na pwede natin i-maximize yung performance sa motor natin. Tsaka lalagyan natin ng mga tamang combination sa sprocket tsaka sa electricals. So, susurprise ko na lang kayo soon kung okay na, kung dumating na yung mga orders ko, mga bibilhin natin. So, isi-set up natin yun tapos ituturo natin. Kasi sa panahon ngayon, masyado ng mahalang gasolina. So, ang i-aim natin is yung pinakamatipid sa gasolina na safe sa engine, maganda sa tono, maganda sa performance, lahat sisikapin natin na makuha yan. So, ibabalik ko na lang muna to. Tapos, hindi ko nabubuksan yung isa. Andito siya. So, next natin bubuksan ito kung anong laman. So, uulitin ko, sweet spot to sa motor natin. Ito yung pinakamagandang carburetor na pwede natin i-upgrade na hindi malakas sa gas, hindi aksaya sa gas. So, kung hindi ka naniniwala, pwede ka namang hindi maniwala kasi opinion ko lang yun. Pero, napatunayan ko na. So, hindi lang yun basta-basta teorya. So, meron tayong 32mm dito. So, ginamit ko to sa CR152 ko na 190cc. So, hindi siya stock engine. Yung kinabitan ko, 190cc yun. So, in theory, mas malakas talaga yun sa gas kumonsumo kasi 190cc. Tapos, ang sukat nito is 32mm carburetor. So, iko-compare natin ito mamaya. Bubuksan natin itong isa. Papakita ko sa inyo yung difference. So, sinasabi ko, kahit 32cc to, 32mm to, tsaka 190cc yung kinabitan ko, tipid pa rin siya sa gas. So, yung konsumo nito sa 190cc ko na engine is nasa 29 kPL, pinaka-worst. So, same lang siya dito sa Navy. Pinaka-worst yun, 29 kPL. Kaya nitong mag 35 kPL pag chill mode lang, chill ride. Kahit 40 kPL, kaya niya basta ako lang mag-isa. Pero, always kasi kami na dalawa ng kasama ko. Helper ko noon. So, dalawa kami bumabiyahe. Kaya 35, pinaka-worst niya 29. 32mm to. Uulitin ko lang. So, expected na malakas talaga to sa gas. Pero, hindi. So, ang main jet nito is 125. Ang pilot jet is 40. Yun yung nilagay ko. Kasi maganda yung tono niya dun. Tapos tamang ikot lang dito sa air screw. Idle. So, yun yung konsumo niya. Nasa 29 yung pinaka-worst. So, meron akong record. Nakadocument yan lahat. So, punta tayo dito. So, ito nabuksan ko na kanina. Tapos, napag-isipan ko na bibidyo natin. So, ang presyo niya is 1,390. So, itong carb na to is flat carb yung in-order ko tulad nung pinakita natin. Yan. So, maganda yung packaging niya. Walang yupi. Meron lang dito sugat konti. So, smooth yung packaging. Maganda. Naka-double yung karton niya. Meron siyang 3 hose. Fuel hose to. Tapos yung dalawa sa breather. Ito yung manifold. So, sa Navy, hindi natin ito kailangan. Pero, sa carb na to kailangan siya kasi same siya nung 32mm na pinakita ko. Mga niya, accessories. Kita niyo ba siya? Ayan.
So naka cellophane siya. Ayan. So may oil pa siya. Nilagyan nila ng lubricant. Ayun oh. Mayroong oil. So ang sukat nito is 28 mm. Ayan. 27 lang yung ano. Ah, nagalaw. Ayan, 28. So 28 siya, eksakto. So ito yung sa ano niya, sa labas na part. So same sila nitong isa. Kasi same lang yung binilhan. So kung napapansin nyo, masyadong malaki yung piston ng 32 mm. Maliit yung sa 28. So ilalabas natin yan para makompare natin. So okay siya. Ito yung choke niya. Kompleto naman siya lahat. Ayun, may oil pa talaga. So sa presyo, 1,390 yung binayaran ko dito. Tapos kung i-compare natin siya sa Navy, ang Navy na mga ganitong type, yung pinakita natin kanina, nasa mga 2,000 plus yun each. So depende sa seller. So mas mahal yung Navy kumpara dito. Kasi class A lang to na ano, Koso Evo copy. So ang isa-search nyo lang is KSR Evolution. Ito KSR Evolution. Ang store name is Canada.ph. So i-compare natin siya sa plunger ng 32 mm para makita ninyo yung difference nilang dalawa. Kasi konti lang nakakaalam nito na ano, magkaiba pala sila ng sukat ng piston. Kahit yung mga kaibigan ko na mahilig mag drag race, hindi nila alam na meron pala tong difference. Akala nila yung sukat lang dito sa ano, sa butas yung magkaiba. So sabi ko, magkaiba yan ng piston, kaya mas malakas yung 32. Kahit nasabihin mong ano. Ayan. So masyadong maliit yun sa 28 mm. Sa 30 mm ganito lang din kaliit. So ang nilakihan lang nila is yung butas dito. Ginawa nilang 30 mm. Pero yung piston, ito pa rin yung gagamitin, kasukat nito. Pagdating mo sa 32 mm, ito na yung plunger o piston. So masyadong marayo. Kung gusto mo na meron talagang kaibahan, kung nagpaplano ka na bumili ng ganito, huwag kang bumili ng 30, kasi baka nasa isip mo mas malakas siya sa 28. So mas maganda kung didiretso ka na lang sa 32, kasi iba talaga yung malaki ang piston. So ano ba kaibahan ng round carb sa flat? So unang-una, siyempre sa piston, magkaiba sila. Kaya nga tinawag na flat tsaka round. Ayan. So manipis. So kukumpare natin yung ngayon. So bago natin i-compare, so pinakita na to kanina. Ito, gusto ko lang i-explain ano, para saan to. So kung nakikita nyo, meron siyang allen bolt. Ayan. Na nakalock. Pwede nyo siyang tanggalin. Dito idadaan yung allen screw. Tapos ipapalit nyo to. Kakabit nyo dyan. So ano ba purpose nito? So kung napapansin nyo,
para siyang maliit na velocity stack. So kung ipapalit nyo to, pwede kang magkabit ng malaking velocity stack. So kung nakakabit to, dito mo ikakabit yung velocity. So ganito yung forma niya. Kukuha na lang ako ng velocity stack mamaya para mapakita natin ang actual. So punta muna tayo sa comparison ng flat versus round. So ano ba difference ng flat sa round? So una-una sa shape. Ayan. So pagdating sa performance, ano ba difference? So yung flat, mabilis ang transition ng RPM tsaka ng main jet, transition ng pilot to main jet, kasi mas mabilis yung RPM tumaas. So bakit natin nasasabi na mabilis yung RPM? Kasi sa flat slide, mas manipis yung space na ginagalawan niya. Ito, mas malaki yung space. So sa explanation natin, sa isang episode, pinakita natin kung paano gumagana ang carburetor. So yung sa principle ng Venturi effect, kung paliit yung space, malaki tapos biglang liliit. Kung nakikita nyo doon, bibilis yung sinama natin sa pag-explain. So bibilis yung velocity ng hangin o paggalaw ng hangin. Ang mangyayari, sisipsipin niya ng mas mabilis. Ang epekto is sisipsipin niya yung gasolina sa ilalim. So dahil mabilis, masasama niya yung gasolina at mag-atomize papunta ng makina. So since mas manipis to, mas mabilis ang Venturi effect sa flat carb kumpara sa round. Kasi kung maliit yung space dito, ayan, dito biglang magfa-flat. Kung i-compare mo naman sa round na masyadong malaki, mas maganda talaga ang velocity dito. So mas mabilis yung paggalaw ng hangin. So ang epekto, mas mabilis din siyang kumuha ng gasolina. So hindi ko ibig sabihin na mas malakas siya sa gasolina, pero mas maganda yung performance niya. Mas mabilis yung RPM tumaas. Meaning, pag open mo ng throttle, biglang lalakas yung RPM. So yung hatak, biglang magtra-transition. So lalakas yung hatak ng motor. Kaya kung napapansin ninyo, yung mga flat carb, merong nakalagay na for racing use only. Kasi iba talaga sila sa round carb. Itong mga round carb, for touring at economical use. So tipid sa gasolina, tsaka touring, mga pang long ride, ganun. So kahit na round carb, pwede ba nating sabihin na mahina? So hindi mahina ang mga round carb. Ang kahibahan lang talaga nila, mauuna yung naka-flat carb kasi yung transition niya is mas mabilis talaga. So sa starting, mauuna ang flat carb. Pero kung long distance, pwede kang habulin ng naka-round carb. So ganun na yung kasimple. Pero depende na rin yan sa pagtutono. Pero in general, kung i-compare natin yung dalawang carburetor, round at saka flat, always talaga mauuna ang flat dahil sa design niya. Ang round, pabahagya yung niya, pagtaas ng RPM. Kasi nga, round siya. So, medyo mahina. Tama lang yung velocity. Ito, parang cheater yung velocity niya. So, ganun lang ka, simple. Sana naintindihan niyo yung explanation. So, yung needle design, bago natin makalimutan, kukumpare natin. Okay lang yung needle design ng flat. Walang problema. Hindi siya tulad ng Kihin na pinakita ko kanina. Compare natin itong UCR. Ayan. So, itong UCR na kinuha ko yung piston na round carb, same sila ng
needle design ng Keihin kanina. Ayan, medyo payat yung 3/4 throttle to full throttle. So, isa din to sa mga reason bakit hindi ko nire-recommend yung Yoshi R. So, mas mura yung Yoshi R. Pero, mapapagastos ka din sa gasolina. So, old model to ng Yoshi R, original. Matagal na to sa akin. Ginamit ko lang to for ano, experiment, testing. So tapos na natin kinumpara yung mga ano, basic na mga bagay na meron sa carb. So pagdating naman sa pagkabit nito, kung CR152 yung kakabitan ninyo, meron naman siyang libreng manifold. So kakabit nyo lang. Ang mangyayari lang is itong butas ng manifold ninyo pa i-modify. Yan. So dapat meron kayong pang port na maliit na tool para ma-modify yan, kasi hindi ito saktong sakto sa butas ng engine ng CR152. So ang ginagawa namin, yung sa isang episode na pinakita natin, gumagamit kami ng manifold ng TMX. Tapos pinuputol namin dito. So meron to sa isang ano episode, pinakita natin. Tapos pag naputol na ito, pag naputol na siya, ito yung ipapasok namin, rubber adapter. Ayan. So ganyan na yung purma niya. Pagkatapos dito natin sa kabilang side ikakabit yung carburetor. Ayan. Tapos ganyan. So ang forma niya sa motor natin pag nakakabit, ganito na. Ayan. So wala ka ng problema sa manifold kasi same to sa stock natin. Ito lang yung need mo putulin. So bibili ka lang ng pang TMX. Huwag mong sasayangin yung stock manifold. Tago mo na lang. So babalik natin to sa packaging. So tapos ko na nasauli sa mga karton nila yung mga carburetor. Na-repack natin ulit. Last na lang talaga, ipapakita natin itong Yoshi R. So same sila ng Nibi, bolt type. So maraming nag-iisip na okay din to kasi bolt type nga, baka plug and play din. So merong nag-PM sa akin na kapatid natin sa Classic community, si Brother Ezekiel. So ang sinabi ko sa kanya, hindi plug and play ang Yoshi R sa stock manifold kasi dahil dito. So ipapakita natin yung difference. So hindi siya same sa Nibi. Ayan, kung napapansin nyo, itong part na to, ito, dito wala na. Kasi tinabas ko na yan gamit ang pang port. Ito meron. Kasi hindi pa to nagagamit. Brand new to na ano, Yoshi R. Kung nakikita rin ninyo, chrome finish na yung piston niya. Tsaka sa old model ng Yoshi R, same lang sa ano, sa standard na carb. Ganito yung kulay. Sa bagong labas nila ng Yoshi R, chrome finish na. So siguro nag-upgrade na sila. Hindi ko pa naman na-testo kung madali lang ba magasgas. So hindi ko pa alam kung mas maganda to ng quality kaysa dito sa old model. So same naman sila dito, same lahat. Okay din yung ano niya, idle screw. Pero magkaiba na yung engraved nila sa pangalan. So ito palabas, ito naman papasok sa carb yung engrave. Yoshi R. Ayan, ito palabas. So meron ng difference. Yung takip niya iba din. So hindi natin alam kung saan dito yung mas maganda since hindi ko pa to na-try.
Pero sa mga nag-iisip na baka same lang sila ng Navy, so hindi po sila same. Hindi siya plug and play. So kung wala kang tools na gagamitin para matanggal to, kasi hindi napapasok dito yung nut na pang-lock ng ano. So pakita natin. Ito yung stock manifold. Ayan. Ah, isa pa pala to sa problema. Yung butas niya masyadong maliit. So hindi napapasok tong bolt. Ayan. So dalawa pala ang need mong gawin. Tatabasan mo to. Tapos i-drill mo to para maging oversize. So masyadong hassle pag ito yung bibili ninyo. So para mabawasan yung hassle, alisin nyo to sa options ninyo sa mga nag-iisip na ganito yung bibilihin kasi mas mura. So hindi kayo makakamura dito, baka mapamura lang kayo sa hassle na idudulot nito. So mas maganda talaga mag-ipon na lang kayo para sa ano, Navy 28 na bolt type. So alam nyo naman yung itsura, kung anong itsura niya. So yun lang i-orderin ninyo. Meron naman siyang 22mm, 24 tsaka 28 na Navy. Ayan. So okay na. Napakita na natin yung mga importanteng bagay na need natin ipakita at explain. So nasayahan naman tayo sa resulta ng pag-unbox natin. Wala namang problema yung mga dumating na karburador. So kung may natutunan ka sa video ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Tapos abang-abang ka na lang sa mga next episode. So hanggang dito na lang muna tayo. Shoutout ulit sa buong Classic Pinas na family. So meron nga pala kaming ano, group chat na binuo, Classic Pinas. Andun yung mga kapatid natin na naka-CR152, Classic 250 mostly. So pwede namang mag-join sa amin yung ibang mga motor na classic din. Andun kami nagtutulungan. So isang PM nyo lang dun sa ano, sa GC namin. Meron agad tutulong sa inyo sa mga concerns ninyo about sa troubleshooting, mga upgrades, kung kukuha kayo ng mga idea. So kung gusto nyo mag-join dun sa group chat namin, comment lang kayo sa ibaba para masama namin kayo. I-comment nyo yung Facebook account ninyo para masali namin kayo doon sa group chat. Tapos nabanggit ko na siguro lahat. So yun lang para sa ngayon sa video ito. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa oras na binigay ninyo sa video ito. Tsaka ano, ride safe sa ating lahat. Masyadong maulan ngayon dito sa amin. Grabe ang ulan. Grabe rin ang baha. Tapos kita-kits tayo sa susunod na episode. Hanggang dito lang muna sa ngayon. Peace out.